kami, bulol pa rin siya. Ayun pala. At Picon, oh, hindi ako nagsabi na na si Opi. Hindi, alam mo, sa artista, masarap yung ganitong lagi ko lang siyang niloloko kasi natetest talaga ang patience at pagiging matyaga ng bawat isa nakaupo dito sa harap na ito. Ako, I will speak for Sina Direk because I know, ano, si Mati ay kasi bulol. Bulol siya talaga. Now, kaya mo malalaman na kami ay isang buong pamilya dahil kahit gusto mo na siyang saktan dahil buong araw ka nang nakatayo, dun ka pa rin at nakangiti ka pa rin. Sinasabi, Mati, kaya mo ito. Let's go, Mati, kaya mo ito. Hindi ba tayo nag-launch? Talihan mo na. O, alam mo, so ilang takes yan, mami? Direk, ano, sabihin ko ba? Ish-proof ko ba kung ilang takes, Direk? Ay, huwag na natin bilangin sa numero okay. Dahil hindi nabibilang pagmamahal sa numero. Pero ito na lang, isa sa pinaka-paborito ko talaga ay bukod sa amin na lagi kaming magkakasama, dito alam mo sa totoo lang, para na kaming magkakapatid, hinuhulaan mo na lang kung sino ang umutot. Excuse me po, no? Good evening. Pero ganun na kami ka-close sa set. Kasi syempre nga naman, buong araw ka. Aalis ka pa ba ng ano mo, position mo? Para gawin, hindi na. Sama-sama na kayong lahat doon. Diba? Pero, ang first honor! Second honor! Fourth honor! Fifth honor! And valedictorian! Hindi, ang pinaka-paborito ko talaga is nung alaban ni Matadora, tsaka yung parang marami, ang dami talagang mga ano, tapos umuulan. Alam niyo po, diba, naalala niyo ba ito? Ay, ba't ka naman, oh my God? O, syempre, alam mo na. Meron pa bang iba? Eto na. So, ito na, paulan na. Sabi ni, ano, makisig, Auntie Dave, so yan na yung ulan. At para ko pa sabihin ko sa inyo, hindi po mabilang ang panahon na kami ay nagpaulan para makapagbigay po ng magandang show sa inyong lahat. Dahil talagang, ito na ang ulan, ang dilim na, parating na siya, Lord, Lord. Lahat ng drawing, ng araw, nilabas na nila, naglabas na sila ng itlog para hindi umulan, nagsundance. Kamain nga dyan, hindi sinasabi yun. Tapos, eto na, nahuli niya na ni Mateo. Oh my God, Lord! Eto na, may direction. Oh, direction. Eto na, linya na po ni Mateo. So, nasabi na ni Ate Aiko yung kanya. Si Mateo na, na Diyos ko, Sir Mark, gusto na kitang tawagan, baka gusto mo nang i-revise. Kasi magsasalita na si Mateo at ang haba. Eto na, sasabihin na niya, naku, mali ang gising ni Mateo ngayong araw na ito. Hindi na nangangalina niya. Tapos eto na, so syempre hindi pa naiwasan bumuhos ang ulan. Ang lakas ng ulan! Nasa loob kami ng tent, eh, para kami mga basang sisi. At, ay, napaka-usik talaga ni Mateo. Alam mo, MJ, sabi ni Mateo, Dibs, what do you think? Can we go back to the tent? No, don't talk to me, Mateo! This is all your fault! Kaya tayo basa lahat dito dahil hindi mo na naman nasabi ang linya mo! Sabi niya, why are you so upset with me? It's Sir Mark's fault because he knows that I cannot speak Tagalog very well but he's still giving me Tagalog. Alam mo, sabi ko sa kanya yung Mateo, every single one in this set has faith in you. You have to believe in yourself. So mula po nun, na-realize ko na if you cannot beat them, join them and teach them. Kaya kapag nahihirapan si Mateo, halika na, Mati, halika na dito. Halika na, sabi mo sa akin, sabi ko, huwag ka mag-alala, i-revise mo na ito nun sa pinakaayon sa'yo. Ang sagot niya sa akin, Tims, na-revise ko na yun ang pinakaayon sa'yo. Ah, ganun ba? Ito na yun. Ito na, Mati, magsalita ka! Sige, defend yourself naman, Mateo. Towards the end, may mali ako? May kasinungalingan nun? Okay, totoo naman. Towards the end of Bagani, when we're for airing, more or less everything we shoot today is for airing. I don't even have time to ask direct mga ganyan. So 70% of what I say, I don't even understand. Sabi niya, ayan, paulan na naman, kasalanan ko na naman to pag na-delay tayo. No, no, kasi these guys, my actors, my co-actors, are very good at what they do, especially the Tagalog language. Ako, when I get the script, I still have to write it 3 times on different bond paper. Totoo? Because I speak Italian, I speak Cebuano in English, and This old language called the very deep Tagalog. Oh, but it's beautiful, no? But I really have a hard time. Makalinhaga masyado. I don't even know what you said. But yun. But I'm very, very thankful. Our PAs, your production assistants, are very, very helpful.
And my directors talagang they revise everything. And my tutor in Tagalog, Madam, here, Tita Dibs, is very supportive. Yun ang pambawi niya sa akin, Tita Dibs. Ayan mo na. Ayan mo na. O, oh, si ano? Sa taping, wala ka ng coach. Si Jan and Makisi, favorite scenes? Siguro po nung nag-transform na ako po as Pagani. Doon nung nagsimula na po yung journey ko as Pagani. Makisi, ikaw. Yung mga favorite scene ko po, yung nagbalik na yung nanay ko sa tribe namin kasi parang mas nagbuhay yung storya ng Tagugubat. Okay. At the same time, mas naging close ko rin yung bonding namin ng Tagugubat. Si Justin, ikaw, bukod sa pag-sorry mo sa finger ni... Actually, talaga yung pinamemorable. Ay, yung mga sinasabi sa mga tao, ang dami tayo kung pwede masaktan. Si Hopi pa yung sinasabi. Ang dami tayo pwede manakit sa kanya. Ako pa yung nanakit. Anyway, aside from that, siguro sa akin yung first day ko as Gaki. First day as Gaki. Because for me, si Gaki ang pinakamahirap na role na ginampanan ko. 3 hours of prosthetics. Thank you for your Blasco. Napakahusay. No? Tapos noon, Gaki's always angry. Lagi lang siya sumisigaw. Lagi lang siya ano. The first day, actually, naka-away ko pa ngayon production assistant sa Alan. Because you know, actors usually ganun eh. Sa umpisa, yung first day, bit-bit mo yung character mo. You find your peak. So yung peak na yun, yun yung pinakamataas na kinuha mo. Galit na galit ako. Birthday ko pa. Buong eksena ako lahat nandun. Tapos first day mo. Tapos character mo, ikaw lang yun. So, ang init-init ng ulo ko kasi habang naglilinya ako, may tumawa pa sa likod, you know, hindi mga, akala ko mga Christian Bale ako na maninigaw ako doon, but yeah, I think it was the first day. That was the craziest for me. MJ? Yes.